We will be discussing about hemorrhoids. It's very common these days, and I know some of you out there also have this condition. At sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan ninyo about hemorrhoid. Marami na kasing nagtatanong simula nung na-post ko ang kauna-unahang hemorrhoid video sa channel ko na umabot na ng 97,000 views and counting. We'll talk about home remedies and food to avoid. So, let's start by defining what is hemorrhoids. Hemorrhoids is also called piles. It is also called anal varicose veins. It is a swollen, inflamed veins in the anal area or rectum that causes discomfort and bleeding. Sometimes, if not most of the times, people with hemorrhoids experience itching as well as pain. Magtagalog na tayo. Usually, pag nag-sustain ka, nagka-cause ito ng hemorrhoid. What is straining? For example, if you wanna do number two, alam mo ba kung ano ang number two? Number two is if you wanna open your bowels at pinipilit mong ilabas ang bowel mo. Yon ang straining. Or, you are lifting heavy objects. Siyempre, pag nag-lift ka ng heavy objects, nag-sustain ka. Yung lakas mo pumupunta sa baba. Nagko-cause din yon ng hemorrhoid. High risk talaga ang mga babae kasi pag nanganganak sila, nagsistrain sila para lumabas ang bata. At kung palagi kang nagko-constipate, kasi pag nagko-constipate ka, yung stool mo is formed at matigas. So as a result, pag gusto mong mag number 2, nagsistrain ka. Now the opposite of constipation, which is diarrhea, pag palagi ka namang nagna number 2, dahil nagka-LBM ka, nagka-diarrhea ka. So palagi kang nagna-number 2. Nagko-cause din yun para sa veins na mag-swell up. A low fiber diet. Kasi pag hindi mataas ang fiber diet mo, na kadalasan mong makukuha sa mga prutas at gulay, hindi nagiging soft ang stool mo. Kaya nagiging matigas siya. As a result, nagko-constipate ang isang tao at nahihirapan na ilabas ang dumi. Plus other factors such as aging, kasi pag tumatanda tayo, nagiging weak yung supporting tissues sa ating anus at rectum. Kagaya ng sinabi ko kanina, pregnancy, ang panganganak, ang pagli-lift ng mga heavy objects, and also anal sex. Nakaka-hemorrhoids din yan. Kaya ingat kayo dyan, ha? Maybe you're asking what type of food you need to avoid para maiwasan ang hemorrhoids. Or, pag may hemorrhoids na kayo, ano ang mga pagkain na dapat niyong iwasan para hindi lumala ang hemorrhoids nyo. Ito ang ilan sa kanila. Cheese, chips, fast food, ice cream, meat, prepared food such as frozen and snacks, processed food such as hot dogs. Yung mga pagkain na na-mention ko kanina ay either fatty or low in fiber. Pag fatty naman yung food mo, nagiging mas hard yung stool mo. Kaya nagpo-form yung stool at nagiging matigas. Ang fiber ay tumutulong para mapadaling mapalabas ang feces or bowel. Kaya ugaliing kumain ng prutas at gulay at syempre uminom ng maraming tubig. Sa hemorrhoids, meron tayong grading system. Meron tayong grade 1, grade 2, grade 3, at grade 4. Yung grade 1 at grade 2, yun yung ang less complicated na type ng hemorrhoids. Ito yung naka-flush sa screen ninyo. Yung grade 1, hindi siya lumalabas ng anal area. It may cause pain and discomfort or bleeding, pero hindi lahat nagkakaroon nito. Hemorrhoids usually swell or lumalaki sila. Ang importante dito ay bumabalik sila sa kanilang normal size after. Madali lang ang management. Number one na dyan is dietary modification. Increase yung fiber intake mo para ma-soften yung stools mo. Prevent straining or pushing whenever you go to the toilet and avoid gas-related discomfort. That also means avoid gas-forming food. Example, kamote, cabbage, sometimes itlog. Kung nagkaroon ka ng pain, pwede kang bumili ng topical ointments, over-the-counter creams and suppositories.
containing hydrocortisone, pads with numbing medicine. Again, hindi naman lahat ng hemorrhoids ay masakit. Pero may potential na sumakit yung hemorrhoids mo one day kasi nakalawit na siya. Ang kaibahan ng grade 2 sa grade 1 hemorrhoids is ang grade 2 is nakalawit na siya o nakalabas na siya. Gamit ang malinis na kamay, pwede mo siyang i-push back inside ng dahan-dahan para bumalik siya sa kanyang dating lokasyon. Internal and external hemorrhoids. From the word itself, internal, that means yung hemorrhoid na nasa loob pa ng anal canal. Yung external naman, yun na yung nakalabas na o nakalawit. Ang mga babae ay high risk na magka-develop ng hemorrhoids dahil sa panganganak. Nagkakaroon ka ng higher risk na mas lumabas pa yung hemorrhoids mo kasi manganganak ka pa. Whenever you push the baby outside sa panganganak mo, mas may higher chance ka pa na mag-prolapse yung hemorrhoids mo. Kaya, my suggestion for you, lalo na at sumasakit siya at manganganak ka na, kumonsulta ka sa yung doktor kung dapat ba siyang tanggalin muna bago ka manganak. At ito pa ang ilan sa mga pagkain na dapat niyong iwasan. Ito naman ang ilan sa mga effective na home remedies for hemorrhoid. Ngayon naman, sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan ninyo. Ang unang tanong ay galing kina Diana, Christine at Charisma. Ang tanong nila ay related sa pagbubuntis at may hemorrhoid. Ang mga babae ay at risk na mag-develop ng hemorrhoid kaysa sa mga lalaki dahil sa pagbubuntis. Lalong-lalo na sa araw ng panganganak dahil umiire ang mga babae pag nanganganak. At pag umiire, pinupush nito ang bata palabas. Pag nagpupush ang babae, ay pinupush din nito ang hemorrhoid palabas. Kaya, importante na kausapin ninyo inyong doktor bago kayo manganak para i-decide kung dapat bang tanggalin ang hemorrhoid ninyo bago kayo manganak. Ang pangalawang tanong ay galing kay Randy. Nagtatanong siya kung masakit ba ang operasyon na hemorrhoidectomy o ang pagtanggal ng hemorrhoid. Ang hemorrhoidectomy ay ginagawa under anesthesia, kaya hindi mo mararamdaman ang sakit ng operasyon. Pagkatapos ng operasyon ay pwede ka namang resetahan ng iyong doktor ng mga painkillers. Ang days of recovery, depende na yan sa inyo. Ang recovery period ay hindi pareho sa lahat ng tao. Ang inyong mga doktor ay bibigyan kayo ng mga informasyon at pointers kung paano makaka-recover healthily at safely sa inyong mga tahanan. Ang sunod na tanong ay galing kay Randy. Tinatanong niya kung saan ba dumudumi pagkatapos ng hemorrhoidectomy. Ang hemorrhoidectomy ay hindi binabago ang normal process of defecation. Tinatanggal lang nito ang hemorrhoid. Hindi nito binabago ang bowel movement process. Kaya sa anus or puwet pa din kayo dudumi. Sabi naman ni Mark na hindi na siya makakalakad at pumupunta na ang matinding sakit sa kanyang puson. Naku Mark, ipatingin mo na yan sa iyong doktor kasi hindi maganda ang nakakaranas ng matinding pananakit. Baka kailangang tanggalin na yan. There you go everyone. Thank you for watching. Sasagutin natin ang iba pang mga katanungan sa mga susunod na videos dito lang sa channel ko. Stay safe and be healthy!